Ang oras na para suriin ang mga nagbabagang balita. Himayin ang mga isyong bumabalot sa mga maiinit na balita. Samahan sa isang oras na talakayan sila Liza Soriano at Ed Rosales Duran. At pag-usapan ang mga issue ng bayan. Ayan, 7:02 na po ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado at tayo po ay nasa partner, no? 18, no? Tama ba? At 25. At 24, no? Bukas ang 25, no? Ayan, happy piyesta po dyan sa Nabotas bukas every ano yan, eh. End of Sunday. Alam ko ng September. Eh, kasi sweldo yan, Ed. Sweldo namin yan. Okay, wow, ayan. Mag-treat ka naman. Anyway, samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan. Paghimay na mahalagang usapin, dito lamang po sa Isyu ng Bayan sa DWIC, ang himpilang may todong lakas. Ako po si Liza Soriano. Magandang umaga sa iyo, partner Ed, and partner Jerome. Good morning, partner Liza, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito po sa DWIC. Ito po ang Isyu ng Bayan. Uy, good morning po at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa Isyu ng Bayan. Welcome po sa ating programa, Jerome Padrikela. Ayan, kami rin po ay napapanood na sa Channel 23. Scan lamang po ang inyong digital TV sa channel boxes upang mapanood po ang ICTV. Ayan, at update tayo ng Bagyong Harding, no? At talagang walang tigil. Ang sarap matulog pag ganitong umuulan, ano? Parang nakadagdag sa lamig ng panahon, partner. Tama, partner, no? Dahil po ngayon ay 92 days before Christmas. Ayan. Palapit na ng palapit ang Kapaskuhan. At hari nawa lahat tayo ay masagana, no? Maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Anyway, nasa linya na po ng ating komunikasyon sa Pag-asa Weather Update, no? Para po magbigay ng update sa atin, lalo na po ngayong Bagyong Carding, no? Bigyan po tayo ng update ni Ma'am Veronica Torres, isa pong weather forecaster ng Pag-asa. Ma'am Veronica, magandang umaga po. Welcome po sa Isyu ng Bayan with Liza, Ed, and Jerome. Maganda pong umaga sa inyo dyan, Ma'am Liza, pati na rin po sa ating mga tagapakinig. Ito na nga po yung update sa ating lagay ng panahon. Itong si Carding ay bahagyang lumakas habang gumagalaw pa west-southwest. At huli siyang namataan kaninang alas 4 ng umaga sa may layong 795 kilometers silangan ng Tugigaraw City, Cagayan, na may pinakamalakas na hangin na 85 kilometers per hour at bugsoon na pwedeng umabot ng 105 kilometers per hour. Gumagalaw sa direksyong west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil nga dito kay Carding, may nakataas na tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion ng mainland Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, at ang northern at eastern portion ng Reba, Ecija. Para naman po sa lagay ng panahon, itong Visayas, Calabarzon, Nimaropa, Bicol Region, Cagayan, Isabela, at Aurora ay maaaring makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila naman at sa lalawing bahagi ng bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm. Sa ngayon naman po, hindi po natin tinatanggal yung posibilidad na mas lalakas pa po itong si Carding bago po mag-landfall around sa may eastern portion ng northern or central Luzon. Kailan, ma'am, magla-landfall? Ngayong araw din po ba? Sa ngayon po, ang inaasahan po nating pag-landfall niya ay maaari pong around Sunday, maaari pong mga hapon. Ang lakas po ba niya ay hanggang signal number 1 lang, ma'am? Sa ngayon po ay habang malayo pa po siya, meron na po tayong nakataas na signal number 1, although may chance pa rin po na magtaas tayo ng hanggang signal number 3 po. Pero hindi po natin tinatanggal yung possibility na maaari po tayong magtaas ng signal number 4 sa ilang bahagi ng northern or central Luzon. Ma'am, yun sa mga lugar na binanggit nyo, no, na signal number 1, nakakaranas na po ba sila ngayon ng malakas na ulan dyan po sa mga lugar nila?
Sa ngayon po, yung malalakas na ulan po, inaasahan pa po natin siya mamayang gabi po. Parang lead time lang po yung binigay po natin, kaya nagtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signal as early as kagabi po, para po bigyan po sila ng panahong maghanda. Oo, pero ma'am, hindi natin madedetermine kung hanggang kailan po ano maglalagi dito sa atin itong bagyong carding na to. Sa ngayon po, wala pa po exact date, pero pagka landfall na, pwede po around sa hanggang Monday, pwede po may nakataas pa rin po tayong wind signal. So ayan, huwag naman sanang, usually partner, pag malakas ang ulan at sinamahan pa ng malakas na hangin, eh nako, huwag naman sana, no? Oo nga po. Alam mo, partner, ang bagyo ay isa sa mga factor, no? Kung bakit nagkakaroon ng inflation. In a facts. Ayan, mamaya pag-uusapan natin yan. Yes, partner. Yes, Ma'am Veronica, sa ngayon ba nakakailang typhoon na tayo ngayon? Ilang bagyo na po? Sa ngayon po, si Carding ay pang-ngatlo na po ngayon September, pero si Carding ay pang-11 na po na 11, no? Bagyo kasi meron na tayong 20 typhoons no in a year, no? Opo, around that po. Pero yung iba naman po, ma'am, is hindi naman po talaga nagla-landfall. Yung iba dumadaan lang po sa ating PER. Tama ka, ma'am, no? Ngayong September pa lang, pangatlo na to, no? Halos sunod-sunod talaga. Opo, parang ang ano nga din po is halos lahat every weekend dadali po. Kaya yung iba nating kababayan, hindi po ata masyadong makakapagbakasyon. Tama. Hindi bang bagyo ay dala ng habagat? Actually, hindi naman po. Yung habagat po kasi parang ano siya eh, wind flow siya, or hangin po siya na nagmumula sa Indian Ocean. Itong mga bagyo po, dito naman po usually, yung iba po ngayon ay nabubuo sa around sa Pacific Ocean po na dumadaan po sa atin. Ayan. With that, Ma'am Veronica, maraming salamat po. Welcome. Good morning po. Ayan, ating pong tayo nabigyan ng update ano ni Ma'am Veronica Torres, ang weather forecaster po ng PAGASA. Ayan, kaalinsabay nga po niya, ninatasan na rin ng National Telecommunications Commission ang lahat ng public telecommunications entities na tiyakin ang kahandaan sa pinsalang maaring idulot nga po ng bagyong Carding. Sa inilabas na memorandum ni NTC Commissioner Cordoba, iniutos nito ang pagtitiyak na mayroong sapat na bilang ng technical at support personnel, standby generation sa may extra fuel at ipapanggamit sa mga lugar na yan, partner na, na tinamaan nga po ng bagyo. Pero sabi nga ni Ma'am Veronica kanina, eh mamaya pa po magla-landfall, no? Itong bagyong Carding na to, partner, no? At malawak dyan sa may parting eastern north, no? So yan, ingat po tayo at palagi pong magdala ng payong ng kapote. Ako, mahirap na po magkasakit ngayon, ano? Partner Jerome, oo. Uy, totoo yan, mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga nasa malapit sa Dalampasigan. Ano? Kayo po eh, malapit po dyan at pag malakas ang alon, huwag pong maglalayag kasi po ay delikado po, ano? Correct. Gaya po dyan sa aming probinsya dyan sa Romblon po. Madalas din tamaan ang bagyo yan, eh, no? Madalas rin po kasi padaanan po yan ang Southern Luzon area at ang Kabisayaan, of course. Pero dati kasi sa atin naman sa Pilipinas, karamihan ng mga municipalities ay malapit sa coast, no? Correct. Malapit po sa dagat. Kaya po, yung ating mga kababayan, lalo na sa mga probinsya, alam mo, nung ako'y dumalaw sa probinsya namin, sabi niya, kailan yun? before pandemic. Ang pinakamuli ay 2019. Before the pandemic. Okay. Sabi niya, sabi ng lola ko noon, no? Sabi ko, ay wag kayong wag kayong magbangka dahil may LPA. Alam nila yung low pressure. So alam nila yung low pressure. Sa mga nasa probinsya, alam nila yung low pressure. So yan ang mga alam na ating mga kumakain. At the same time, nung ako eh na-stranded ako doon, Liz. Oo. Ilang araw, may typhoon nun. Dapat balikan lang ako eh. Naka isang linggo tuloy ako.
Ganun katagal ang bagyo na. Kasi wala talagang yan. Biyahe, no? Mm. Walang biyahe kasi tsaka at the same time, hindi ka papayagan ng Coast Guard maglayag. Mm-hmm. So, pag nandun ka, maghahanap ka na lang ng hotel o kaya ng isang matutuluyan. Oo. So, magbabayad ka na lang dun sa, of course, pagkain mo tsaka kuryente. Tsaka, mm-hmm. Pero isa sa mga na nakita ko, kapag ikaw ay na-stranded doon, tinutulungan ka naman ng LGU. Tinutulungan ka ng Coast Guard. Wala kang pagkain, wala kang matutuluyan. Doon ka sa ano, sa meron silang parang pwedeng matulugan ng mga pasahero. Yun nga lang, parang ano, parang nasa ano ka, tawag dito, parang ikaw ay refugee. Okay lang yun. At least ligtas ka, eh, di ba? Oo, mas mahirap naman yung ipilit mo. Anyway, wala talagang biyahe. Hindi mo pwedeng ipilit. Pero alam mo, sa kabilang banda, hindi naman natin masisisi yung mga mangingisda natin, ano? Lalo na pag walang makain. Talagang kasi yun talaga. Sa kabila ng sama ng panahon, patuloy po talagang nangingisda. Anyway, ayan, sa linya na po ng ating komunikasyon, si Sir Charlie Nosares ng MMDA Metro Base. Sir, maganda umaga po. Welcome po sa Isyu ng Bayan with Design Ed and Jerome. Kumusta po ang lagay ng ating kakalsadahan ngayon? Magandang umaga rin sa inyo sa mga Lisa at sa inyong kasama. Ganun din sa ating mga tagapakinig sa DWIC. Sa mga oras na ito, napakaganda naman ang ating sitwasyon ng traffic sa magkabilang direksyon ng EDSA. Tuloy-tuloy naman po yan, walang problema at napakaluwag po ng mga kalsada natin. Ganun din po dito sa may C5 at Katipunan at maging sa Commonwealth, maluwag din po ang magkabilang direksyon. At paalala na lamang po natin doon sa mga motorista dahil walang traffic at maluwag ang ating mga kakalsadahan, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga aksidente at sakuna sa lansangan. Para naman po sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari pa rin kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna ang ating traffic update sa mga oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosares nag-uulat. Thank you so much, Sir Charlie Nosares ng MMDA Metro Base. Magbabalik po ang isyu ng bayan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mamaya abangan po natin ano, ang mga opisyal ng Department of Science and Technology. Issue ng bayan. Kasama sila Lisa Soriano at Ed Rosales Duran. Ayan, ang sarap mapakinggan, no? Pag naririnig mo yung mga Christmas songs, oh, no? Kahit sabi nga, tayo, partner, shout out talaga. Magandang umaga at kay Ginoong Kaloy Bioko, partner. Siya mm-hmm. po ay nakatutok sa ating programa. Thank you very much. At syempre, siya ay, ang sabi niya ay mapalad ang mga bumabasa sa Holy Bible. Ayan, at meron siyang binanggit na verse partner. Tama, oo. Mm-hmm. Ayan, nasa linya na po, ano, via Zoom, ano, si Miss Maridon Donet Sahago, no, ang DOST Assistant Secretary for Finance and Strategic Planning, at of course, si Ma'am Cheng ng Office of Undersecretary Research and Development, no, pareho pong mula sa Department of Science and Technology or DOST. Okay to, isang departamento ng may pera. Namamahal ha. Namamahal sa sa kabuhayan. Anyway, ayan, nasa linya na po ng ating komunikasyon na ng mga binanggit natin. Magandang umaga po, Mama Donet and Ma'am Cheng. Welcome po sa Isyu ng Bayan with Lisa Ed and Jerome. Magandang umaga, Miss Lisa, Mr. Ed at Mr. Jerome at sa lahat po ng ating nanonood sa inyong programa, sa ating programa ngayong umagang ito. Sinusek pala to, partner. Si Ma'am Donet, no, na ang ASEC po ng DOST dyan po sa Finance and Strategic Planning. Anyway, Ma'am, nagkaroon po kayo ng event, no? Katatapos lamang po itong National Research and Development Conference. So, para saan po itong event na ito?
Thank you, Ms. Lisa. So, katatapos lamang po ng aming National Research and Development Conference or natawag naping NRDC, ito po ay taunang ginagawa ng Department of Science and Technology kasama ang iba't ibang ahensya ng ating pamaraan na tumutulong po sa research and development at science and technology. So, kasama po namin sa kaganapang ito ay ang Department of Agriculture, Environment and Natural Resources, the ICT, National Defense, Energy, Health, Transportation, Public Works, Trade and Industry at saka ang ating Philippine Space Agency. Ito po ay pagtitipon ng ating mga scientists, researchers, engineers at iba pang sektor ng ating science community. So kasama din po naming nagdiwang dito ay ang mga stakeholders ng R&D katulad ng ating mga industry sector, lalo na ating mga MSMEs, mga startups at spin-off companies. So meron din po dahil ito po ay online at saka on-site event. Meron din po kaming participants from the regions at umabot po ata kami ng more than 1,000 participants kasi po talagang pinapalaganap namin ang ating research and development results. Kaya po ang tema nito ay sustaining the R&D momentum for prosperity and wealth creation. Kasi nais po namin ipakita rin na ang science and technology ay hindi lang pang laboratorio, kundi sa pamamagitan nito, pwede po tayong umunlad at kumita. So, hindi lamang po ito pang laboratory at mga scientifico na nandun sa loob ng laboratories. Ito po ay sumasagot sa mga maraming suliranin at isyu ng ating bayan. Nabagay niyo po na umunlad at kumita. Ano po? So, paanong pamamaraan po ba ang pag-aabil dito po sa inyong programa? Yung pong kumita, kasi meron po mga technologies na talagang intended for our businesses at saka mga technopreneurs. So ito po ay pinapasa namin sa kanila sa pamamagitan ng ating mga techno-transfer mechanisms or modalities. Meron pong mga licensing na nagaganap through our research and development institutes o kaya naman po yung aming mga councils. Meron din naman pong ipinapamahagi ito ng libre. Katulad po sa mga maraming mga trainings na ginagawa din ng ating mga research and development institutes, pati na po ang aming regional offices sa DOST. So, yung mga interesado po ay inaanyayahan namin na pumunta lamang po sa mga opisina ng DOST. Marami po kaming research and development councils. Pito po sila. Meron po kami sectoral planning councils, tatlo po, at ang NRCP, pang-apat. At meron po kaming regional offices sa lahat ng regions ng ating bansa. Ma'am Donet, paano po nakakatulong itong event na ito sa kasalukuyang administrasyon? Ang NRDC po kasi ay sang-ayon o aligned po siya sa socio-economic agenda ng ating pamahalaan. So ito po ay ang aming priority ngayon ay yung wealth creation through economic development and job creation katulad po ng sinabi ko kanina. Wealth protection dahil kailangan po din ng science and technology para tugunan ang mga issue ng climate change and disaster resilience. Meron din po mga programa para itaguyod yung human well-being natin through our health, education, access to water, energy. At syempre po, kailangan nating pangalagaan ang ating future. So meron din po kaming tumutugon sa mga sustainability issues and projects. So ito pong mga ito ay naipakita dun sa aming NRDC. Ang NRDC din po ay layunin nito na ipabahagi ang ating Harmonized National Research and Development Agenda na sa kasalukuyan po ay may bagong version na para sa taong 2022 hanggang 2028. Layunin po kasi nitong ating agenda na gabayan ang pagpaplano at ang pag-prioritize ng mga sektor sa agham at teknolohiya upang mas matugunan natin ang pangangailangan ng ating kababayan at ng buong bansa. So pinakita po itong iba't iba proyekto sa NRDC. Oo, pag sinabi mong research and development man, talagang napakamasalimuot niyan, mga partners, ano? Talagang gaano katagal ba, ma'am,
pag nagkakaroon ng ganyang pagsasaliksik, no? Naku, depende, Lisa. Meron talagang matagal. Mahaba ang gestation research. Pero meron namang maikli. Kasi ang research naman po, parang bumubuo o nadadagdagan ang body of knowledge habang gumagawa tayo ng research. Opo. Yes, so, iba't iba po tayo. And tinutugunan naman po ng DUST ang pagpupondot po ng iba't ibang klaseng research. Ma'am, yan ba ma'am ay libre or may ayudang ibinibigay ang DUST? Sa ang DUST po kasi ay nagbibigay ng grants o sinasabi po na suporta para sa paggawa ng researches. So ang kalimitan po ang aming mga kasama sa gumagawa ng mga research and development projects ay ating ang mga higher education institutions kasi sila po ang may tao, may facilities. Pero meron din po sa loob ng DUST na mga research and development institutes na tumatalakay sa iba't ibang sector. So meron po kaming pang-metals. So meron po kaming metals in the City Research and Development Center. Meron po sa textile, yung PTRI namin, Philippine Research Textile Institute, sa forest products, advanced science, ang ASTI po, Advanced Science Technology Institute. So, iba po po. Meron din po sa Food and Nutrition Research Institute at ang aming malaki na sumasakop sa iba't ibang klaseng sector, ang Industrial Technology Research Institute. At bago ko po makalimutan, meron pa po rin tayong Philippine Nuclear Research Institute. Okay. Yes, partner Jerome. Hi. Hello, ma'am. Kumusta? Jerome Padriquela po. Good morning po, Mr. Jerome. Meron po kayong partnership or pwede rin po ba ito yung mga academe base? Alam nyo, meron kasi mga matatalino po tayo mga estudyante. Marami talaga matatalino mga estudyante. Kaya lang, nung ini-interview po namin sila, natural, wala po silang pera. Wala silang pampondo nung kanilang mga proyekto. Natatandaan mo yung eco-friendly na aircon. Na-invento ng isang estudyante sa Bicol. Tapos kasi ma'am, meron kasi akong naisip, no? Ed tsaka Lisa, no? Importante ang Pilipinas maging independent or maging when it comes to food production. Food production, energy independence. At yan yung dalawa na yan. Kasi pag nagkaroon ng problema sa economy, natural, kahit mataas ang palitan ng dolyar at piso, kakain ka pa rin. Correct. Diba? Kahit anong mangyari, kailangan mo pa rin ng kuryente dahil kailangan tumakbo ang industriya. Basic yan. So, siguro, yun ang mga dapat nating unahin, sa tingin ko lang. Pero ang tanong ba, ma'am Donet, kakayanin na natin? Balikan ko po yung tanong ni Mr. Jerome kanina. So yung mga nasabi niya nga po, yung mga food security, energy security, job creation, kasama po yan sa mga prioridad ng DUST. Tapos ang tanong po niya na kung tumutulong kami sa mga academe based, opo. In fact, sila po ang aming pangunahing partners sa maraming research and development projects. Programs and projects na sinusuportahan ng DUST. So, meron po kaming mga network at marami po kaming tinutulungan. Yung mga estudyante din po, kung sila ay kasama sa mga researches na ito, ay tinutulungan po din namin ang mga institutions. So, ang tulong po namin ay pwede pong sa funding, yung direct na sinasabi namin, grants to our grants. Youth in Aid program. Opo. And meron din po kaming iba't ibang mga pasilidad na itinayo para rin matulungan ang research and development ng mga institutions na ito, pati na po ang sa private sector. So, ito po mga laboratories or mga testing services ay hindi lamang din para sa research. Ito rin po ay kailangan ng ating mga industriya. Kasi kung kailangan nilang mag-export o makakuha ng mga na pumasa sila sa certain standards kahit po ng kailangan ng ating FDA para makakuha sila ng license to operate. Ito po ang isa sa kailangan nilang puntahan ang mga testing facilities na itinatayo ng DUST sa pamamagitan din ng aming regional offices. So, ito po ang mga gamit ng testing facilities, hindi lamang sa research. Pwede rin po research ng private at industry kasi kung halimbawa wala silang gamit
o wala silang laboratorio. And gusto nilang may concept sila na gustong i-test, malaman nila kung tama ba. Mm-hmm. Pwede po silang dumulog dito sa aming mga R&D institutions mm-hmm. and testing facilities. Tama-tama, ma'am, no? Ma'am Donet, dahil ongoing yung budget deliberations, no? At yes, sabi ma'am. Niyo nga po, ang dami niyong nabibigyan ng grant. No? Humihiling pa po ba ang DOST ng dagdag na budget para mas marami pang matulungan? Tama kayo, Ms. Tisa. Mm-hmm. Maraming salamat at ni-raise mo yan. Ano? Mm-hmm. Kasi ang budget ng DOST ay medyo lumiit naman. Medyo maliit lang naman ng mga 1 or 2% from the our 2020 budget. May nabawasan kami. Mm-hmm. Pero kami naman po ay natutuwa na sa Kongreso naman po, both the lower house and our Senate, ay supportive naman sila sa ating DOST at sa science and technology in general. So, inaalab naman po nila kung ano pa ang kailangan namin para makatulong kami sa mas maraming tao at mapayabong pa mm-hmm. ang ating research and development at ang science and technology sa Pilipinas. Ma'am, standby lang kayo dyan. Ha? Kailangan po namin mag-commercial break na mabilis. Sa babalikan po namin kayo. Magbabalik po ang issue ng bayan. Makalipas lamang po ang ilang paalal. Issue ng bayan. Kasama sila Lisa Soriano at Ed Rosales Duran. Pumili ng mga Christmas songs ni engineer, partner. Ano yan? Jackson 5. Jackson 5. Oh, namaliit pa si Michael Jackson. Pagpasko daw. 5 years old pa lang siya nun. Pagpasko, di ba dapat prosperous partners? At budget ang ating pinag-uusapan. Pero going back, alam mo, Ma'am, balikan natin si Ma'am Maridon Sahagon, no, ng DOST. Nakakalungkot lang na hindi sila binigyan ng mas malaking budget. Pero alam ko kung saan kukunin yun, napunta lang sa iba. Ma'am, pag ganyan ba na, so sabi nga, mas imbis na dagdagan, mas binawasan yung budget ng DOST. No, paano nakaka-survive at meron po bang international support na nakukuha ang DOST? Ma-aktibo po ang aming international cooperation. So, ibig sabihin lang po na to ay nakikipag-partner po kami sa ibang organisasyon at para rin yung mga ibang kailangan namin ay sa kanila nagmumula. Mm-hmm. Minsan naman po hindi direct na cash but halimbawa yung experts na kailangan natin na wala dito, doon tayo nakakakuha ng expertise sa labas at yun, kung susumahin, malaking halaga natin. Okay. So, active mm-hmm. po tayo, nakakakuha tayo ng maraming partnerships mm-hmm. at saka po naman, nakikipagtulungan din naman po kami sa ibang o partnership with other government agencies yes. para yung kakulangan ng budget, tulungan tayo. So, leveraging of funds. Okay. Pati na rin po yung private sector. So, mm-hmm. hindi pa naman po tapos ang budget deliberation at kami po ay umaasa na maiintindihan at matutugan ng aming request na madagdagan ng aming budget. Mm-mm. Partner Ed. Okay. Ang gusto ko lang malaman, ma'am, ay yun doon sa research and development. Tama ba na yung mga researcher nyo ay sila nagpo-provide sa mga gustong mag-avail nung, kung anong mga project ang kanilang dapat gagawin? Ibig sabihin po ay, alimbawa po meron tayong katanungan o may issue na gusto nating maintindihan. So normally po kung sino yung tinatawag naming mga proponents, so sila po ang nagdudulog ng ating proposal. And kung meron po silang partner institution o research and development institute na itingin naman ng scientific aspect nito, sila pong dalawa ang pumupunta sa DOST at iba naming funding agencies katulad ng mga councils for agriculture, na doon pong Picard, ang industry and energy, ang Fishery at ang health, PCHRD. So, sila po ang nag-evaluate at kung nakita nila na kulang, sila rin po nagsasabi. Or kung halimbawa naman, yung dumulog sa amin, kulang or hindi sila yung tamang experts na gumawa do sa project na to, nagtatap din po kami ng ibang experts sa ibang institution. Okay. So, ito po ay talagang isang ecosystem na nagtutulong-tulungan. I-clarify po ang natin, partner. Bagamat nabanggit ni ma'am na nagtutulungan, ano ha? Kasi yung convergence, parang ganun ang sistema, ano po?
At sa tingin ng marami, pagdating sa bureaucratic, sa bureaucracy, mm-hmm. parang nandun yung problema na although nagtutunungan, pero parang nagtuturuan. So, sino po yung lead agency? Hindi mo naman yata may iwasan yun, mama, no? Para to the project moving. Ano po? Meron po kaming tinatawag na siya po ang lead o project proponent, program mm-hmm. leader, project uh-huh. leader. So, talagang siya po ang nagda-drive ng lahat ng proyekto. So, kung ano pong kailangan, kung marami silang partners dun sa isang programa, meron po talaga kaming ina-identify na lead. So tama po yung sinabi kanina na minsan nagtuturoan, hindi na natin malaman sino ba talaga ang dapat gumagawa ng isang bagay na ito dahil mm-hmm. masyado ng maraming partners. So meron po laging program or project lead na siyang nangangasiwan ng lahat na ito. Oo. Pambalikan ko lang yun sa NRDC. So, paano po natutulungan no, yung mga miyembro ng science community? So, sa NRDC po kasi, ito po kasi ay isinasaloob sa isang Republic Act 155 na kailangan ng DOST ay magsagawa ng isang pagpupulong na ganito or conference para mailahad namin kung ano nang ba ang nangyayari sa mga research and development na pinupondohan ng ating gobyerno. Hmm. So dito po namin ibinabahagi ang mga resulta nito. So kaya po as much possible yung participation po and attendance ng mas maraming sektor ay aming ini-encourage dahil makikita nila na talagang dynamic at responsive ang ating science and technology community. So marami pong researches ang pinakita dito sa mga iba't ibang sector na nabanggit ko kanina. Oo. May mga pagsubok ba ma'am no, or trials na kinakaharap yung mga researchers natin, engineers, scientists na na-encounter ma'am ninyo? Tulad nga po ng napag-usapan natin kanina, meron pong kakulangan sa ating resources kasi tulad din ng ating discussion kanina, magagaling ang mga Pilipino, magagaling tayo. At kung nabibigyan lamang ng tamang suporta, mas marami pa na ating magagawa. So, kung nga pong ating investments research, nakikita naman po na our survey, hindi po siya umaabot ng 1%. Nung mga nakarang taon, ang pinakamataas na lang po na ating na abot ay 0.32% noong 2018. Mas mababa pa po noong mga nakaraang taon. Ito po ay noong 2018, kasalukuyan pong ginagawa pa ng DOST ang survey para sa 2019 and 2020. So, palagay din po namin sa level din po ng funding na natatanggap natin at hindi lamang po kami, pati yung mga partners namin na hindi naman po dumataas ang pondo para sa research, hindi pa rin po natin maaabot yung 1% na pinrescribe na ito po ang dapat ibinibigay sa R&D para mas umangat ang ating bansa. So ito po ay isa sa mga challenges, marami pa rin pong challenges, kulang pa rin po, kailangan pa rin nating paramihin ang ating mga scientists, researchers and technologists. Kaya inihikayat po namin yung ating mga kabataan na piliin na STEM courses or STEAM courses. Kasi importante po ito, katulad ng ating pag-usap kanina, marami po bagay na pwedeng pasukan ang ating science and technology. Kaya exciting po ito para sa ating mga kabataan. Inihikayat ko talaga na ito ang kuning kurso. Oo. Ma'am, ba't yung mga kabataan lang, yung pwede pa kami portion na gusto ko yung scientist? Opo naman. Linawin lang natin. Sa ating mga edad, kailangan pa rin po namin ng tupo. Sa mga bata at patuloy na bata na ating lupunan, opo, kailangan po namin ng inyong suporta na kailan ng science na maging science advocates. Kasi marami nga po ang application ng science and technology. At kung tayo ay magiging more inclined to science and tech, magiging mas critical din tayo. Kailangan pagka may sinasabi tayo, ito ay
data-driven, based on facts and evidences. So yes, isa rin po ito sa itinuturo pagka mga science and technology courses ang mga tinatahak natin. So ito po ay something na magagawa ng bawat isa, anumang edad, maging supportive po sa science and technology sa mga programa ng DOST. Yes. Ay, Ma'am Asek, unang-una, congratulations po, no? At least kahit medyo nabawasan po or hindi yung ideal na budget ang nasa inyo ngayon, patuloy po kayong naglilingkod, no? Ang DOST po natin. Saludo po ako sa inyo at pati sa ating mga scientists. Pero Ed and Lisa, we need to understand na kailangan maging priority po talaga ng ating gobyerno, sino man ang nasa administrasyon, yung science and technology. Anong ibig kong sabihin? Nabanggit natin kanina, marami pong magagaling, very talented, very brilliant na mga scientists, young scientists, engineers dito sa atin. And yet, marami na nag-iisip dyan na lumabas na ng bansa. Tama. Because, unang-una, yung kanilang talino ay hindi na ma-maximize. Hindi yan nagagamit para sa sarili nilang kababayan. One case na babanggitin ko kay Asek, yung kaibigan ko na IT, no? IT, magaling siya. And may sarili siyang kumpanya dito. Dito sa Pasig, kapitbahay lang natin ng radyo. Dito lang sa kabilang building. Alam mo sabi niya, parang ako'y pinanganak sa maling bansa. Ang sakit naman nun. Alam mo bakit? Bakit? Do you know every time na may bidding sa gobyerno, pinapaboran ng foreigner. Pinapaboran. Ang sariling talino ng Pilipino ay hindi napapakinabangan ng Pilipinas. That's my point. Okay, that's factual. Kahit anong R&D yan, sa dulo niyan may politika. Sa dulo pa rin ang budget. And it, money talks, pag wala ka talaga dito sa Pilipinas, parang napakalaking ang talino mo. problema niyan. Yes, yes, Asek. So Asek, so what is the solution for that? Talagang nangyayari nga po yan. Maraming struggles ang ating mga scientists at mga technopreneurs. So may mga iba naman po, iba't iba po tayong programa na ginagawa ngayon. Katulad po ng aming Balik Scientist Program. Halimbawa, yung mga experts po natin na lumabas ng ating bansa for various reasons at hindi po naman natin sila masisisi kung yung po ang tinahak nila, di ba? Pero alam po natin na sa kanilang puso ay pusong Pinoy at gusto pa rin tumulong. So meron po tayong Balik Scientist Program na hinikayat sila. Hindi naman po bumalik at manatili. Isa po yung track. Pero kung pansamantala, parang testing the waters at gusto rin nilang tumulong, meron po tayong mga short-term engagement for our Balik Scientist Program. At dahil din po sa Balik Scientist Program na puso na itong virtual platforms, ay pwede rin po silang tumulong ito, mga online. Kasi importante po talaga yung naibabahagi nila yung kanilang kaalaman. Dahil halimbawa po itong panahon ng pandemya, meron po kaming sinusulong na Virology Institute of the Philippines, Virology and Vaccine Institute of the Philippines, ay yung mga scientists po natin based abroad ay talagang tinawagan po namin na tumulong at buuin ang konseptong ito. Tumulong sa mga researches, meron na pong researches kahit hindi pa officially na ipapasa ang batas sa Virology and Vaccine Institute, ay ongoing na po ang ibang researches dito sa ITDI. Pati po rin dun sa pagsagot sa African Swine Virus natin, ASF natin, tumulong din po ang mga Balik Scientists natin. Pangalawa po, meron din po tayong Startup Grant Fund under the Innovation Act. Tumutulong naman po to para dun sa mga nagsisimula pa lang mga negosyante. At para rin po ma-develop pa nila ang kanilang mga produkto. Kasi katulad po sa ibang bansa, ang mga startups talaga, lalo na again yung mga bata at mga nananatiling bata sa puso, ay mayroong mga bagong ideya. Kailangan lamang ng konting pondo, konting mentoring and coaching from our experts. Pwedeng maging isang global product na pwede nating pagmalaki. So ito po isang intervention ng DOST kasama po ng ibang two other institutions, departments ng DTI at DICT na tumutuloy sa ating mga startups. Yung pangatlo po na banggit po ay yung sa ating procurement. Nakita po
namin yung medyo dehado, yung mga nagsisimula pa lang mga technopreneurs, lalo na yung mga maliliit. Pinag-uusapan din na raise po namin to sa ating Government Policy and Procurement Board at tinitingnan din po kung paano natin makakapag-compete din ang ating mga small MSMEs and mga technopreneurs sa government bidding. Ang isa po namin nakikita na paraan ay gamitin ditong Innovation Act. Kasi talagang tinitingnan under the Innovation Act ang ating mga small and medium scale enterprises which are technology based. So, ang DOST po ay tinitingnan tong aspeto na to at sana nga po ay isa ito po sa aming mga priorities at palagi ko naman po ay may mangyayaring maganda para makatulong din at makaparticipate ang ating mga MSME sa malalaking bidding ng gobyerno. With that, Mama Donet, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Magandang umaga po, ma'am. Thank you so much. Maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo sa DOST at sa Science and Technology. Mabuhay po tayong lahat. Thank you so much po atin pong nakapanayam si Ma'am Maridon Donet Sahagon, ang Assistant Secretary po for Finance and Strategic Planning ng DOST. Magbabalik po ang isyu ng bayan makalipas lamang po ang ilang paalam. Issue ng bayan kasama sila Lisa Soriano at Ed Rosales Duran. Ayan, batingin ko lang mga partners na nakikinig na nanonood sa atin ngayon at syempre gusto nating pasalamatan sa Sir Caloy Bioko, sa Sir Ramon Abadillo. Sabi niya, good morning, isyo ng bayan, Ma'am Lisa, Sir Jerome, Sir Ed. Happy weekend, stay safe, God bless, watching from Santa Rosa, Laguna. Hi Sir, thank you so much po for watching. Kay Sir Nelson Malino, maganda umaga po. Yan, blessed weekend. Nakikinig at nanonood din, partner, si Richard Ariston. Mula po yan sa College of Law ng City University of Pasay, partner. At Brad ko yan, partner sa Alpha Phi Omega. Oo. Ang mga estudyante mo, partner Jerome, ayan, mahirap ka rin magpa-exam? Ay, hindi. Ano naman yan? Kasi yung aking exam kasi more on essay time. Kasi po gusto ko na malaman kung ano yung nasa isip nila. So, congratulations naman po sa ating mga yung aking mga estudyante dyan sa Perpetual Health College Manila at sa ating mga kapwa ko teacher guro dyan sa Perpetual sa essay type question ba, partner? Ay walang tama or maling sagot. Yung laman ng essay ang ginagrado mo. Tsaka the way paano niya in-explain yung concept. So ano ba? Mahigpit kang magbigay. Kumbaga, ang tawag dito, mababa kang magbigay ng grades sa mga estudyante. Hindi naman ako very generous. Wow! Ang bait naman ni Professor. Basta deserving ka, no? Diba? Pag binigay mo yung the best mo, bibigay ko rin yung the best grade. Yan ang ano dyan. Basta nag-aaral basta masipad, mabuti. No? Alam mo, may mga estudyante na tinatawag na diligently studying partner. Hindi man ganun katalino, pero masipag, sabi nila ay... May consideration. Ganun ba yun, partner? Wanting consideration. Alam mo, tsaka yung aking mga estudyante, yung mga nasa private school sila, pero masa sila. Pinili pa rin nila ang private school talaga kesa sa state college. Kasi dapat syempre, kumbaga yung kapakanan ng mga magulang, dapat isinaalang-alang yan, partners, no? Dahil alam mo, hindi biro ang magpaaral ngayon sa kakolehiyo. No? Marami, nakakalula, promise. Nakakalula po ang tuition fee ngayon. Tama, Ikaw, malipi anak mo, kailangan mo pa ng... Tama ba? Yung sa private, kailangan bang ang standard parang public merong tinatawag na mas promotion? Ganon? Ano mo lang yan? Pero alam mo ba yung quality naman, hindi nagkakalayo. Syempre, ang state kasi is state colleges is part of the budget galing sa gobyerno. Alam mo, hindi na masyadong mahirap mag-aral sa panahon ngayon, partner. Mahirap para sa mga estudyante. Oo, kasi alam mo,
ang pamantayan ng grading system ng edukasyon ngayon, partner, ay hindi kinukuha sa talino. Sa secondary yun, kasi partner. Sa mga high schools, elementary and high schools. Oo no? Nga, ibig ko sabihin. Pero sa college, iba. Ibig ko sabihin, sa doon pa lang sa elementary at high school, ang bata ay nakakapasa kasi yung creativity kasama na yan sa intelligence ng bata ngayon. Kaya yung performance sa mga bata, 60% na, I think, mga 70 mas mataas pa sa yung exam kasi 20% na lang. Oh. Eh, no? And, pero yung mga activities nila. Na, unlike nung panahon natin na ang pinagbabasihan ng grado ay yung exam at yung recitation. Mm-hmm. Hindi ba? At saka yung attendance. Yung sa akin kasi, the way I teach po, more on the practical side. Sinasabi ko sila sa kanila, yung ituturo ko sa inyo, yung aking experience for the last 2 decades no, sa media. Kaya yun ang aking tinuturo. Hindi yung nasa libro lang. So, ang aking lessons usually, very minimal yung recitation, tsaka yung sa mga slides. More on, papagawan ko sila talaga ng actual na project from sa field, real life na example. Ang bilis ng oras, mga partners. Ayan. Pasalamatan natin si engineer sa ating programa. Ayan, sa ating pong technical side, Engineer Jeric Barreto, sa ating pong writers, Hannah Oledan, sa ating SOCMED, si Joanna Luna and Elaine De Malanta, at sa ating CA, si Miss Joan Punay and Jessa Barameda. Mga partners, pansamantala, paalam na tayo. Maraming salamat po sa mga nakinig sa ating programa sa Isyu ng Bayan dito po sa DWIC. Ito po si Ed Rosales Toral. Magandang umaga. Uy, advance po ah. Advance Merry Christmas. Namamasko po. Uy, wag ho kayong magsasawa po sa pagtutok sa Isyu ng Bayan tuwing umaga po ng Sabado. No? Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Jerome Padriquela. Samahan niyo pong muli kami sa darating na Sabado, alas 7 hanggang alas 8 po ng umaga. Ayan, October na. Partner, no? Ang bilis talaga ng araw. Ayan, October na po. Parang kailan lang. Kapapasok lang ng September. Ngayon na, by next Saturday, October na po yan. Yung ano nga, meron ng mga decoration ng Christmas. Eh. Oh, gusto ko na nga rin maglagay. Anyway, yan po. Ayan, hanggang sa susunod pong Sabado. Ako po si Lisa Soriano. Tabayanin niyo po ang programang Sapol ni Sir Jarius Bondoc at Ma'am Marisa.